Okay, mga ka-taxpayer kong minamahal, welcome po kayo sa ating first edition ng eto na, Ease of Paying Taxes. Ang kagandahan nito, mga ka-taxpayer kong minamahal, ay sinertified na po itong bill na ito na urgent. Of course, pag sinertified na urgent yan, yung presidente yung nag-certify o yung tinatawag nating Malacañang. So, pag-aralan natin, mga ka-taxpayer kong minamahal, eh ano ba naman itong bill na to, Mr. Tax Specialist? Nakalulungkot kasi ipinupush ko rin at pinopromote ko itong bill na to. Pero meron siyang mga provision na favorable at saka unfavorable. Hindi mo naman makukuha lahat eh. Okay? So ito po yung House Bill. Kung meron ho kayong pagkakataon, inilagay ko ho yan sa Facebook natin at pwede nyong i-download. Magkipag-ugnayan ho kayo sa mga congressman na makikita nyo yung pangalan na nandito. Hindi ako congressman. At saka sa 24 na senador. Nakakatakot ho kasi yung laman. Maganda yung kanyang adhikain pero yung effect nito sa mga taxpayer, delikado. O yan. So pag-aralan natin, dahan-dahanin natin, ano ba yung laman nito? So kung papansin ninyo, ang daming inamend sa tax code. May inamend, ayan ang amend, at merong dinagdag. So, hindi natin to matatapos ngayon, pero pipilitin ko na makaano tayo, makakalahati man lang, okay? So, ang tawag sa batas na to is Ease of Paying Taxes. Tandaan nyo ah, Ease of Paying Taxes. That is the subject matter. Now, kailangan ninyong maintindihan, mga ka-taxpayer kong minamahal. Ano ba yung tatlong principles na dapat na sinusunod ng mga congressmen at saka mga senador? Pating, excuse me, o ang tawag nito, pasingtabi sa mga congressmen at senador. Bago naman naging congressmen at mga senador yan, eh, nanggaling yan sa mababang posisyon. Except, of course, yung mga ipinanganak na saksakan ng yayaman. Karamihan dyan galing sa mahirap na pamilya. Umunlad, naging kagawad, barangay chairman, hanggang naging congressman o senador. Now, ang sinasabi ko is wala silang experience directly sa paghawak ng kaso sa BIR. Hindi nga sila nag-represent sa Court of Tax Appeals at hindi rin sila nag-represent ng clients sa harapan ng mga BIR officials. So, kung ako tatanungin niyo, ako po ay 35 years old na, ganyan ang trabaho ko. So, alam ko kagad ang utak ng BIR. Lalo ang ganito, may business opportunity sa ease of being ease of paying taxes. Hindi lang BIR ang mayroong business opportunity dito. Pati ako, pati yung mga kasamahan ko sa tax specialista, mga accountants, mga bookkeeper, paliwanag ko sa inyo sa susunod nating pag-uusap. Pero pag-usapan natin, iisa-isahin natin yung sinasabi nilang inamend at saka yung pong dinagdag. Ano ang magiging epekto yan sa buhay natin? Kasi batas na siya, sir. Tapos na ho yung third reading. Dadali na ho siya sa Senado. Eh tayo, walang alam, tatanga-tanga, complacent. Ayan. Pag naging batas to, sakit ng ulo ninyong lahat. Okay? Yan ang mangyayari. Eh, ako, magkakaroon ako ng pera dito. Sigurado yan. Pero kayo, saan kayo tatakbo? Diba? Kung hindi nyo kayang bayaran yung mga professional, pino mga marurunong, ay, talo kayo, sir. So, ang trabaho ko ngayon,
I-save yung natitira niyong mga pera para magamit ninyo sa inyong hanap buhay. Okay, ganito po yan. Okay, declaration, basahin nyo po yan. Ngayon, ito po yung isang masakit na punto. Inamend yung section 21. So, ang section 21 ngayon, pag binasa nyo, sources of revenue and classification of taxpayer. Anong ibig sabihin doon? Ito pong nakakapitalize na to, idinagdag. Nagkaroon ng classification ang taxpayer. Okay? Okay yon, kasi ako pinopromote ko ang socialized reporting. Paliwanag ko sa inyo, na-incorporate. Thank you kay Congressman Joey Salceda, na-incorporate niya yung socialized reporting. Papabasa natin mamaya sa inyo. Okay, so walang binago dyan kung hindi yung mga numbering. Ito ho yung dinagdag, letter B. Dati na ho yung letter A. Babasahin ho natin. Nagkaroon ngayon ng classification yung taxpayer. Ang taxpayer ngayon ay classify into 3. So, ang classification ngayon ng taxpayer dito, may large, may medium, and isusunod, small. Hindi sinasabi dito yung small. Ang sinabi lang, yung large, yung medium. So, impliedly, may small. Ang hindi maganda rito, mga ka-taxpayer kong mahal, ito ang kadalasan ginagawa ng mga congressman at saka senador natin. Hindi nyo i-define kung ano yung large at ano yung small, ano yung medium. Diba? Lagi naman kayong bumibili ng damit. So, pag sinabing ganito, small, alam mo yung sukat ng small, sabihin natin, 1 inch. Pag sinabi mong medium, 5 inches. Pag sinabi mong large, 10 inches. Bakit mahirap ba na i-define, mga minamahal kong congressman at senador, yung definition ng large taxpayer, medium taxpayer, at small taxpayer? Maganda ho ang inyong pakay. Kasi ito po ay socialized reporting. Yun ho yung pakay. Okay? Para ho daw magkaroon ng ease of compliance to the rules and regulation, simplified tax return and processes. Sinabi ko na rin to sa aking lecture sa mga kooperatiba. Sabi ko, kuha kayo ng kooperatiba, yung mga member ng kooperatiba, no read, no write, at no time. Ine-expect mo gagawa sila ng financial statement? At yung financial statement ay i-input nila sa Cooperative Development Authority website? Eh, wala ngang logistic. Wala ngang internet sa lugar nila. Nasa bundok sila. Mga walang pinag-aralan tao. Pag gagawin mo na financial statement, nasaan yung utak mo? Diba? Ngayon dito, naisip ng mga congressman, ay kailangan nating magkaroon ng socialized reporting. Yung nasa small, simplified lang daw yung reporting nila. Ano yung simplified? Alam nyo, sir, sa 35 years na ako sa ganitong hanap buhay, hindi nyo pwedeng pagkatiwalaan yung mga tao sa BIR. Kasi sila, hindi rin nila alam kung anong ibig sabihin ng simplified. Hindi. Ang sa kanila, ang simplified sa kanila, sa mga taong no read, no write, no time, complicated yon, sir. Complicated. O ngayon, pag-usapan muna natin yung classification. Merong large taxpayer, may medium taxpayer, at mayroong small taxpayer. Hindi nyo dinefine. Sir, i-define nyo na. Kasi pwedeng i-define yan sa anim na paraan. Anim. So, binigyan mo ng anim na paraan ng BIR. Diba? Lalo yung ma-complicated. Complicated na nga taxation, i-complicate nyo pag dinelegate nyo pa, kayong mga congressman, senador, dinelegate nyo pa yung power ninyo sa BIR na mag-interpret ng batas. Do not give BIR or Biro, minsan ang tawag ko dyan, Biro, Bureau of Internal Revenue Officials, yung mga Biro
ng kapangyarihan mag-interpret ng batas. So, anong gagawin ng BIR? Ano options nila para mag-classify ngayon ng taxpayers? Bigyan ko kayo. Number one, asset. May asset kang 1 million, small ka. May asset kang 5 million, medium ka. May asset kang 30 million, large ka. O, asset. Pero ito sitwasyon. Yung asset na 1 million, nagbebenta ng 1 billion. Pero 1 million yung asset niya. Diba? Saan siya? Small, medium, large? So, yun ang problem dyan. Next, sales. O, again, pag may benta ka bang 3 million, small ka. Pag may benta kang 5 million, medium ka. Pag may benta kang above 10 million, large ka. O, another venue na naman ng katarantaduhan niya, sir. Number 3, liability. O, ganun din. Maliit, palaking liability. Ano pa? Equity. Capitalization. Dapat ba doon? Nakakailan na tayo? Nakakaapat na tayo. Panglima, expenses. Pag mas malaki ba expenses mo, large taxpayer ka. Pag maliit ang expenses mo, ikaw ay small taxpayer ka. At yung panim, number of employees. Pag konti ba employee mo, small taxpayer ka. Pag 1 million ang employee mo, large taxpayer ka. Binigyan nyo, sir, ng saksakan ng laki ng power ang BIR. So, kung may manakikinig dito na mga nakakaintindi sa sinasabi ko, humihingi ho ako ng tulong sa inyo. Hindi para sa akin. Para sa mga maliliit ho nating kababayan na hindi nakakaintindi ng taxation. Paki-share nga ninyo itong sinasabi ko dun sa mga congressmen na gumawa at saka sa mga senador para naman mabigyan natin sila ng head start. Okay? Yun ang problema dito. Pero, ito yung good news. Yung mga nasa small, simplified na yung tax return nila. Very good. Baka magkakaroon, 1701S. Ibig sabihin, for small. 1701M, pang medium. 1701L, pang large. Okay yan, sir. Kasi, may capacity yung large na kumuha ng tulong magbayad sa mga professional. Again, maganda yung socialized, ang tawag ko socialized, socialized BIR forms. Okay? Ito pa, okay mga BIR, kung nakikinig kayo sa akin, tanggalin nyo na yung birthday sa BIR form. Immaterial yan, tsaka sayang yung papel at tinta. Okay? Number 2, na-capture nyo na yung vital or relevant information ng lahat ng taxpayer nang nag-register yan sa inyo. Okay? So, kung na-capture nyo na lahat ng vital information, ang dapat lang laman ng tax return, dalawang bagay lang as far as relevant information ng taxpayer is concerned. Number 1, pangalan ng taxpayer, and number 2, TIN. Itago nyo yung address kasi data privacy yan. O, naintindihan nyo ako mga tax, mga BIR official. Ngayon, kung kayong mga congressman tsaka senador, gusto nyo ng simplified, puntahan ninyo ako, puntahan nyo yung mga kasama ko, gagawa kami ng simplified BIR form na ang origin taxpayer, hindi origin galing sa BIR. Kasi mas alam namin kung ano yung kakayanan namin. Hindi naman alam ng BIR kung ano kakayanan ng laman ng utak namin. Kami yung nakakaalam nun. Kaya kumonsulta naman kayo sa mga taxpayer. Diba? Di ako galit. Gamitin lang ninyo yung common sense nyo, sir. Sige nga, kung kayo mga BIR, mga congressman at senador, gawa nga kayo ng tax return kung kaya yung gumawa. O kung tatawag kayo accountant para magpatulong. Ibig sabihin, complicated ang tax return kung tatawag kayo ng ibang tao. Eh, lalo na yung no time, no read, no write. Napakahirap sa kanila yan. Oh, yun yung number 1. Discuss natin yung anong gagawin sa large and medium taxpayer at yung simplified tax return. Okay yan, sir.
Huwag niyong ibigay sa BIR lahat. Magtira naman kayo para sa taxpayer. Okay? O, tingnan natin yung susunod. Ayun. So, nagdagdag ng definition na filing of return and payment of tax. Okay. Maganda yan. Kasi nilinis na. Anong ibig sabihin ng filing of return? Okay? Ang problem dito, ang definition, hindi tapos. Hindi. Anong kwenta ng definition mo? Anong value ng definition mo kung hindi mo dinefine? Ayan, oh. As prescribed under the existing rules and regulation uli. As prescribed under, sorry, parang mga alien, di ba? So, sorry dun sa, sorry to, nakikiusap, wala ho akong galit sa third sex. Okay. Nilikha ng Diyos, babae, lalaki. Ayun na nasa Bible. May nilikha bang bakla? May nilikha bang tomboy? Wala. Pero yung pagiging tomboy tsaka bakla, preference yun eh. Wala akong pakialam dun. Kinukumpara ko lang dito sa batas. Sabi dito, as prescribed, as required. Alam nyo bakit magulo ang konstitusyon natin? Kasi kailangan pa ng another law para i-interpret. Ito ganun din eh. Diba? Sir, ano bang damages ang mai-incur ng Kongreso, ng Senado, kung i-please, kumpletuhin nyo na lang ho yung definition. Diba? Magde-define lang, kulang pa kayo, sir. Diba? Kumpletuhin nyo na. Okay. Number 4. Pwede na po kayong magbayad kahit saang authorized agent bank. Pwede na kayong magbayad kahit saang revenue district officer or collection agent sa buong Pilipinas. Ang ibig lang sabihin yan, sir, kung taga Manila kayo at currently nandoon kayo sa Davao or sa Cagayan de Oro at kailangan nyo mag-file ng return, tatanggapin yung payment ninyo ng RDO sa Cagayan de Oro o ng RDO sa Davao. Kahit saan na kayo nandoon, tatanggapin na. So, ibig sabihin, wala nang penalty sa wrong venue. Yun lang yung sinasabi. Good ho ito. Positive. Positive. May ease of payment talaga. Nakalimutan kong sabihin nga pala, may tatlong prinsipyo ang taxation. Number one po yung tinatawag na equity. Ito ho ay nasa constitution. Number two ho is uniformity. At yung pangatlo ay progressivity. Tandaan nyo ho yan. Gagamitin ho ninyo yan. At ito po ay bahagi ng inyong karapatang pantao. Uniformity, equity, and progressivity. Huwag niyong kakalimutan yan. Now, balik tayo rito. Payment and assessment of income, payment and assessment of income tax for individual and corporation. During the filing of return or before it is due. Maliwanag na. Inuutusan ka o binibigyan ka ng option, bayad ka na ng maaga. Mr. Tax Specialista, bayad ka na maaga. Okay yun. Magbayad ka on the time of filing. Ibig sabihin, maaari ka pa rin nagbayad at the time na mas maaga dun sa due date at the time of filing. Or, mag-file ka muna, magbayad ka sa due date. Yun ho yung sinasabi dito. Good ho ito. Good. Napakagandang situation. Tignan natin ito. Ayun. Return and payment of withheld at source. Ang pinag-uusapan dito, mga ka-taxpayer kong mahal, yung final withholding tax. Pwede na ho kayong magbayad kahit saan. Ayan.
Sabi dito, where the withholding tax, tinanggal na ho yun. Anywhere. Binura na yan. Place of filing quarterly withholding, quarterly 17 o 2Q, ang pinag-uusapan dito. Saan ka raw? Again, during the filing of or before it is due date. Filing of return and payment of taxes. Tinanggal na rin ho. Ang tinanggal dito sa 81, ang pinag-uusapan dito yung taxes withheld. Ano yun? Sulat ko na nga. Taxes withheld. 1601C, 1601EQ, 1601FQ, at saka 1603. Basta 16 ang simula. Okay? Pwede na ho kayong magbayad kahit saan. Dagdag nyo lang dito mga congressman at senador, itong BIR officials natin, sinabi nyo na nga quarterly ang payment ng tax. Okay? Tapos binigyan nyo pa ng leeway na pwede silang mag incorporate ng another due date. Anong ginawa? Nagkaroon ng 06 19E, 06 19F, di ba? Kung gusto nyo talaga ng ease of doing business, tanda, lagyan nyo nga sa kokote nyo to. Number one, bawasan ang frequency ng contact sa BIR. Bawasan ang frequency ng contact sa BIR. Ang contact sa BIR, kung nagpapile ka ng return, nakikipag-contact ka sa BIR. So, kung mas konti ang contact sa BIR, mas marami yung oras na maialat ng mga tao sa negosyo. Pag maraming kita ng tao, mas mataas ang collection ng buwis. So, bawasan ang mga BIR forms na ifinafile. Number two, nandito na, simplified or socialized reporting. Napakadaming reports na ginagawa. Sorry sa mga CPAs, sorry sa mga lawyers, sorry sa mga bookkeepers, liliit ho ang kita ninyo. Why? Kasi ho, simplified na. Hindi na ho complex yung paggawa ng return pag ito po ay naaprubahan. Okay? Yun ho magiging bad, very bad, or bad sa mga CPAs, lawyers, and bookkeeper. Nasa 81 na tayo. O pagdating sa estate tax pinag-uusapan, ease of payment ang ano rito, ang sinasabi, similar lang. So, very good yan. Very good. Ito sa value added tax. Babasahin ko siya. Siguro sa next time ko na lang ho ito i-discuss. Kasi medyo mas complicated. Okay? So, gagawa ho tayo ng part 2. Mag-umpisa tayo sa section 106. Mahaba-haba na ho yung aking lecture. So, ito po ay gagawin din natin na live streaming. Kung intayin nyo lang ho yung live streaming ko, ipopost ko yan sa Facebook ko at saka sa aking YouTube. So, with that mga ka-taxpayer, kung minamahal, ini-invite ko pala si Ida, si Yeng at saka si Gani, magtayo tayo sir ng cooperative association para sa mga general managers. At para ma-inform naman sila kung ano mangyayari sa mga kooperatiba pagdating ng ease of paying taxes. Peace and happiness be with you for life. See you later.